Hello guys, ngayon nandito tayo sa JK Works. Meron tayo dito Sniper 150. Itong tutorial ko guys, pwede to sa kahit anong motor, basta naka-disc brake yung harap. Umiipit ba yung preno nyo sa harap yan? Kuwaring gulong yan, hindi natin maikot. Mahirap iikot, hindi siya nagpipreewheel. Yan, ikot natin. Yan. Umiikot siya, umiipit siya kung mga ganun. Umiipit siya guys pag kahit di natin pinepreno. Yung ating front wheel, parang pinipigilan siya ng caliper natin guys. Yan. Bibigyan natin ang solusyon yan. Tuturo ko kung paano at pinaka basic tips kung paano tanggalin yun. Siyempre guys, yun tayo pupunta sa may caliper natin yan. Babakalasin natin siya. Kung meron kayong parts at brake cleaner guys, pwede nyong gamitin yun. Pero may pinaka-importante tayong gagamitin guys, which is yung grasa. Grasa guys, yan. Importante tong grasa na to dito sa ating caliper para bumabalik siya at hindi niya iniipit yung disc plate natin. Kakapit lang yung caliper once na pinarest natin yung lever natin sa right. Diba guys? Yun, bibigyan natin solusyon. Siyempre, una, babaklasin muna natin tong caliper. Dito sa aking Sniper 150 guys, 8mm na Allen wrench. Pag stock guys, ito flower, flower Allen ang kailangan ninyo dito sa stock. Kasi ito, aftermarket na to, kasama na ito dito sa may bracket niya. Naka-bracket na kasi ng modified. Baklasin lang natin itong dalawang Allen na to. Yan. Kasi ito na yung pinakababaklasin natin. No need na yung buong bracket. Wala ang kaparehas niya. Kasi yung bracket niya yun, magkalapit sila. May use all ayan guys. Meron akong tutorial na kung paano magpalit ng brake pad. Pagka tingin nyo put-put na rin guys, palitan nyo na rin yung brake pad niyo para talagang maganda yung kapit niya kasi nilbindigan na natin solusyon yung naiipit na preno sa front wheel. Diba guys? Tanggalan natin itong dalawang Allen nut na 8mm. Ngayon, nakalundo na yung ating caliper. Kukunin natin yung caliper natin. Dahan-dahan lang guys. Yan. Medyo makapal pa yung aking brake pad. Hindi ko yan papalitan. Pag meron kayong parts and brake cleaner guys, linisan nyo. Yan, pati itong brake pad linisan natin para, diba? Pero wala akong parts and brake cleaner guys eh. Siguro hanginan ko na lang ito pupunasan kasi meron naman akong compressor. Kailangan tanggalin lang natin ito guys. Sa mga tutorial ko about dun sa palit ng brake pad ng Mio, halos same lang din siya guys. Kailangan natin tanggalin itong dalawang clip sa ilalim. Plies ang kailangan. Or kung long nose, may long nose kayo, gamitin nyo. Huwag nyo iwawala yan guys, mahirap magganap yan. Tanggal. Kasi itong pin sa baba yan guys, silain lang natin. Tanggalin natin sa taas brake pad. Brake pad. Brake pad. Yan guys oh. Pwede itong spray nyo ng brake cleaner yan guys. Spray nyo yung buong caliper, disc, pati yung brake pad, spray nyo lahat. Pero ako siguro spray ko na lang ito dito sa WD-40 sa ano. Para pag akat, pang angat yung piso natin guys, medyo smooth. Medyo smooth siya pagka umangat siya. Spray ko na lang ng WD-40. Pero mas maganda guys, unahin yung brake cleaner bago yung lubricant natin or WD-40. Para malinis. Pero pwede rin naman siyang gawin palinis guys. Kasi may chemical din naman to ng cleaner. Kasi maraming dumito eh. Yan. Ngayon guys, punta tayo dito sa ating bracket. Yan. Caliper bracket yan guys. Natatanggal to. Natatanggal yan. Tulak nyo lang, hilayan nyo lang. Makita nyo umaangat na yan. Pati dito. Tanggal na guys. Ngayon, linisan nyo to guys. Yan. Lilinisan natin yan. Pupunasan natin yung brake cleaner nyo. Ispray nyo ng brake cleaner. Ako guys, pupunasan ko lang siya. Basta matanggal lang yung mga dumi. Yan. Ngayon guys, ito na yung pinakasasabi ko. Yan, grasa. Lagay natin ng grasa. Para sa ba itong grasa guys? Kasi itong bracket ng caliper natin guys, gumagalaw to. Pag maganit yan, ang gumagalaw pala mismo guys, yung ating caliper. Pag maganit yung
bracket ng caliper natin, guys, yan. Hindi siya makakaangat. Hindi siya makakabalik sa dating pwesto niya, kaya yung ano, yung brake pad natin, yung caliper, iniipit niya yung display natin, guys, di ba? At least yan, gumaganyan-ganyan kasi yan, guys, sa bawat pulpero, gumagalaw-galaw yan. Gumaganyan-ganyan yung buong caliper. Di ba? Gumaganong-ganon siya. Eh kung may grasa yan, guys, nakapag-play ng maayos yung bracket at yung caliper, di ba? Hindi niya maiipit yung display natin. Bali, smooth freewheeling yung front wheel natin, guys. Ha? Ngayon, pag nalinis nyo na yung pati yung brake pad, nalinis na, guys. Pag nalinis na, pwede natin sila ibalik. Balik na natin. Ito, guys, yan. Linisan nyo rin yan ng parts at brake cleaner, guys. Importante din yan. Yung mga lock. Yan, huwag na magkakalimutan. Nahulog. Itong lock, guys, ha, huwag kakalimutan. At itong kabila. Sa baba. Yun. Yan, okay na yan, guys. Tapos, balik na natin. Kailangan ito yan. Sakto-sakto yan doon sa display natin. Para hindi kayo magkamali ng kabit. Ngayon, guys, preno-preno natin, ha? Yun. Yun, tetest natin, guys. Kailangan freewheeling siya ng maayos. Hindi natin siya ipapreno. Ikot natin yung gulong. Kailangan tuloy-tuloy yung ikot niya. Walang pumipigil. Ayun, guys, ganun lang kadali kung paano tanggalin yung naiipit na caliper sa ating front wheel, guys. Napakadali lang yung kailangan nyo ng grasa. Mas mainam kung meron kayong brake cleaner para yung caliper natin linis na linis, pati yung brake pad natin, pati yung mismong disc natin nalilinis, guys, diba? Ganun lang kadali, sana may matutunan kayo. Sana mag-subscribe kayo dito sa JK Works, yan. Ay, Motor R pala, guys. Maraming salamat.